Alright, so ngayon gagawa tayo ng beef chili for New Year. Yun lang ang aming handa, beef chili and cornbread. So, pinapainit ko na to. Ang ating ingredients ay tomato paste, poblano peppers, onions. Since wala akong stock, gagawa ako ng, or gagamit ako ng beef cubes. And ang ating spices, meron ako dried basil, paprika, cumin, oregano, and chili. And then, fresh tomatoes, and also a can of chopped tomatoes, and of course, my beef. So ngayon, maglalagay na ako ng avocado oil sa aking kaserola. And then, pagkatapos niyan, ilalagay ko ang konti, kalahati ng aking sibuyas. Kalahati lang muna. Gagamit pa pala ako ng bawang. Ngayon, ihulog ko na ang ating beef. Madami ko. Yes. Oh my God. Dami nito, wow. So, haluin ko lang ito hanggang mag-brown. Yung mawala na yung pink. So, nagdurugin ko lang yan ganyan. So brown na siya, tapos nag-reduce na rin yung tubig. Ang natira na lang mantika. Ibuhulog ko na yung the rest ng onion. Ayan. Tapos yung poblano peppers. Halo-halo na yan dyan. Yung cubes ko. Aking frozen na garlic. Halo na yan dyan. And then yung fresh tomatoes. Uy, haluin ko muna. Haluin ko muna bago ko halo yung tomatoes. Yan, wala yung wala nang liquid na ubos na mantika na lang nakuha. Sir, halo ko muna yung tomato paste pala. Yan muna. Tomato paste. So, maraming kamatis ang ulam na to. Ang gagawin ko, pag sobrang asin, lalagyan ko siya ng kaunting asukal. Para magbalanse. Yung tamis at saka asin. Nakakangalay maghalo. Sana masarap. Ayan, ang ganda ng kulay. Okay, so, sunod. Ito.
magtutumik to ngayon. Magtutumik siya. Tapos yung canned tomatoes ko, meron din liquid. So, hindi ko muna ito lalagyan ng tubig. Hayaan ko muna siya na. Mag-render ng sarili ng liquid. Ganda ng kulay. Okay. Hindi ko nasabi kanina, pero maglalagay ako ng black pepper. Siyempre madami. And then, of course, yung ating asin. Yan. And, ang ating spices. Parang sa tingin ko magdadagdag ako ng spices ko later. Kasi parang kulang siya. Pero bago ko gawin yun, titikman ko muna. Kasi mas maganda na yung kulang. Tapos magdadagdag mo lang kaysa sa nasobrahan, mahirapan ka na magbawas. Wala, ang ganda ng texture, ang ganda na lang. Ang ganda na lang, pardon. Tsura. Ngayon, doon sa recipe na tinignan ko, naglagay sila ng kaunting harina para malapot. Agad-agad, nilagay nila agad-agad doon. So, ang gagawin ko, gayahin natin. So, maglagay tayo ng konting harina para lumapot siya. Kaunti lang muna. Kasi pwede namang maglagay mamaya. Okay, kailangan pa natin ng lapo. Ang ganda ng kulay. Wow! Kita nyo yan? Okay, ngayon, lagay na natin to. Okay, ngayon hayaan ko muna yan dyan hanggang sa magtubig siya. Ilagay ko lang to sa very low. Takpan ko, ganyan. Tapos, sa napakahinang apoy, parang slow cook. So, napakahinang apoy, hayaan ko siyang mag-liquid. Tapos, tingnan ko mamaya after mga 15 minutes kung kailangan ko magdadagdag ng tubig. And then, magdadagdag ako ng tubig. Okay, we'll be back. Okay, so check natin. Okay. So, ayan, may tubig siya. Pero, hindi sapat. Lagyan natin. Dagdagan natin ng water, chicken stock or beef stock, vegetable stock. Dapat ang gagamitin dito. Since wala ako noon, gumamit na lang ako ng chicken cubes kasi wala rin akong beef cubes. And then, mag-add tayo ng tubig. Tinan ko. Pidagdagan ko pa. Ang dami pala nito. Lalagdagan ko ng tubig kasi maglalagay ako ng beans dito para parang ano, beef beans chili. So, lalapot pa yan. Yan. Ngayon,
sigurado tayo maglagay tayo ng 1/2 tablespoon of sugar. Pampalasa lang. Yan. Ngayon, tataasan ko yung apoy hanggang sa kumulo siya. Okay, tikman ko muna. Yum. Okay, so pakuluan ko muna to. Pag kumulo na siya, yan, pag kumulo na siya, lalagay ko siya sa simmer, tapos isang oras. Isang oras siya na slow cook, sa slow simmer, para yung katas ng karne, lumabas talaga siya. And then, mamaya, dadagdagan ko pa siya ng spices, kasi parang, eksakto na siya para sa akin, pero dadagdagan ko pa siya ng cumin, ng paprika, tsaka chili powder. Yup. See you in 1 hour. Okay, so ngayon silipin na natin kung ano yung itsura niya. Ayan. Okay, luto na to. Luto na to. So ngayon, okay, so before I do anything else, I was gonna add more spices to it, but I want you to taste it first, see? The chili expert like, is here. I'm not. This is my first time. No, oh my god, that is too much. And make sure that it is I'm not hungry. Hot. Mm. Yeah, hot, huh? Needs more what? More spices. Yeah, more spices. You want it spicy? Oh yeah, yummy. So I'm gonna add some more cumin, chili powder, oregano, and basil. Oh, that'd be good. And I am probably gonna be adding more salt, yeah? Maybe just a little. A little bit of salt. Mm-hmm. And how about the sweetness? It's good. I put some sugar in it to balance the acidity from the tomatoes. It tastes pretty good. So oh, it's a nice big pot, good. Oh, I did not, I know it's not gonna be hot, like hot, spicy hot. Oh yeah, but we can add to it. Other people be eating it, they might not like it hot. If you want, I can add crushed peppers. Just a little bit of bite. Bite. Would you like to taste it one more time? Why don't you stir it up a little bit, get it all mixed real nice. So good. I'm gonna add the beans now. Yeah. Alright, the beans go in the pot. Those beautiful red and black beans. Mm. That's a lot of chili. Good. Ooh, I remember. Nothing like on a cold day, a nice bowl of chili. Mm-hmm. I remember the chili from Wendy's in the Philippines. Uh-huh. We have chili rice, so we put chili on top of the rice, and that's a delicious meal. Oh, yeah. Well, that's very in Spanish, too. You know, red beans on top of rice is a complete diet of protein and carbo. Well, she does it again. 5-star. I think the black beans really make it, too. Yeah. Mm-hmm. So that's perfect? Perfect. Oh my goodness. So that's it. And wait till you try that with something. That is cornbread. All good. Oh boy. So I'm just gonna keep it warm until we're ready to eat. Success! Okay, so ayan na ang aking beef chili. So ngayon ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng sprinkle tayo ng fresh onion, as toppings, and then sour cream. So, lalagyan mo siya dyan sa ibabaw. Ayan. And
cheddar cheese. Shredded cheddar cheese. And then, dapat nga may cilantro pa yan, but wala akong cilantro. And then, lagyan natin ang toppings ng cornbread. Ilalagay mo yan dyan. At syempre, ang aking bakintol. Bakintol sa waray. Pwede rin mo ron. Ginawa ko to. So, ininit ko siya. Pati din ang cornbread, mainit. Tapos, ayan na ang chili. Yay! Happy New Year!